isang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! O, oh, diba? Biyernes na naman. Yun na sinasabi natin, eh, diba? Gusto ko yung sinabi ng raprapan kanina. Ano na ngayong weekend talaga kailangan mong bumawi para sa iyong pamilya. Bumawi? Diba? Oo. Oh. Diba? Kasi totoo nga naman, naging sobrang busy malamang lahat ng mga nagtatrabaho during weekdays. Mm-hmm. Pagdating ng weekend, time to spend with time with family. Great. Diba? Totoo yan. Kailangan talaga. Nakaka-good vibes kapag nakapag-spend ka ng quality time with your family. Pampa-refresh yun. Kaya nga meron po tayong tinatawag na weekend, eh. Pang-recharge. True. Para pagdating ng Lunes, kapag yung hustle and bustle of the working week o kaya school week, meron ka ng parang ekstrang lakas para kayanin kung ano man yung mga pagsubok na harapin mo sa week ahead. Pero huwag yung anuhin yung magmumotor kayo, ha? Kasi di ba yung mga grupo-grupo na rider? Mm-mm. Napanood nyo ba yung trending na yung babae minartilyo yung motor? Ha? Pilipinas? Sa sobrang galit? Galit na galit. Pero hindi sinabi kung bakit. Pero parang asawa, eh. Talagang minantilyo yung motor ng asawa niya hanggang sa madurog. Ah, siguro. Dahil, may siguro. Baka naman kasi wala nang ibang ginawa kundi magmotor. Kainin mo na lang kaya yung motor mo. Mas mahal pa yung motor kaysa sa asawa. Oo, correct. Diba? May mga ganun. Diba, halimbawa, yung asawa mo sobrang addict sa, kunyari sa internet games, diba? Gusto mo pakain na lang sa kanyang computer, eh. Kainin mo yung computer mo, magsama kayo ng mga gadget mo. So, feeling ko baka ganun yung misis. Kaya sobrang ganun tagalit, oo. May kakilala nga ako, eh. Natanggal talaga yung ulo ng martilyo, tapos binalik pa, tapos hinata uli. Sobrang galit, grabe. Ah, ito. Feeling ko, selos to, eh. Selos sa motor, diba? Buti pa ang motor, sinasakyan. Ako, kailan mo ako huling sinakyan? Buti pa yung motor, nilalang isan. Oo, si misis, correct. Wala. Buti pa ang motor, binibigyan ng oras, di ba? Ang misis wala. Correct. Buti pa ang ano, tama yung sinabi mo tangenyo, buti pa yung motor may lubricant, sabi ni misis ako, wala. Dry na ako! Tigang na. Diba? Buti pa yung motor, hinihimas-himas, inaalagaan, binibilhan ng mga gamit. Winawax eh, ikaw, corrected by, kailan mo ako huling binilhan ng bagong panty? Siguro yan yung iniisip ng babae habang pinupukpok niya yung motor. Na. So eto pala, ha? O, diba? So ngayon, magdadalawang isip na yung lalaki. At least nga motor, misis. At least hindi babae yung pinagkakaabalahan. Mas masakit kasi yun, diba? Tsaka pasalamat ka na rin, mister, kasi motor yung pinupukpok kasi naman ikaw yung pinupukpok. Nakakaloka talaga, oo. May kakilala nga ako ganun din sa sobrang selos ng misis. Hmm. Kasi yung mister niya, mahilig magsabong. Okay. So makikita mo talaga, ang dami niyang alagang manok sa bahay. Yung may mga, anong tawag ba doon? Mga tarangkakong tawagin. Yung kung saan dumadapo yung mga manok. Siguro may mga limang ganyan. Hmm. Every time nagigising si mister, mauna pa talagang himasin. Di ba? Pinaglalaga ng itlog. Totoo yan. Pinalalakas. Correct. Binibigyan ng vitamins. Binibigyan ng oras. Totoo yan. Ang laki talaga ng nagagastos. Investment kasi yun, eh. Kasi panabo nga, eh. Diba? Tapos yun pa yung madalas kinakausap. So anong ginawa ng misis? Ginawa ng chicken? The next day, ang dami nalang ulam. Ang daming bucket of chicken. Bakit kaya? The next day, kumakanta-kanta pa si Mrs. Abad at iprito ng manok, oh. May apritada, may fried. Ang mamahal pa naman yun ng manok. Kasi kahit yung mga sisiw, libo yung presyo ng sisiw. Totoo yan. Correct. Lalo na pag talagang panabong, ha? Mahal talaga siya. Ikaw ba naman? Pag-gising mo, wala na yung mga manok sa kulungan nila. Sa tingin ko, dapat lang huwag tayong maging, ano, maging exage. Oo. Kasi kapag exage na, OA na yung addiction natin sa isang addiction natin sa isang bagay, naturally, talagang maiinis din naman yung makasama natin, eh.
ba? O dun sa babaeng ano, nag-trending na pinupukpok yung motor, di ba? Buti pa yung motor, nilalangisan. Ako yung tuyot na tuyot na. O yung friend mo, buti diba? Pa yung sa, yung panabong hinihimas. Oo, ako diba? Pela ng huling himas. Di ba? Kaya siguro ganun. Meron nga ako nabasa recently na ano, parang post ng isang ano, basta sa friend ko, galit na galit siya sa mister niya. As in, sa sobrang galit niya, hindi siya yung tipong ano eh, nagpo-post ng mga ganun. Basta parang sobrang galit sabi. Parang sinabi niya na, weekend ngayon, ano ba naman yan, nasa cellphone ka, kainin mo lang yung cellphone mo. Nagulat kasi hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun eh. Kaming lahat nag-idea, tuloy kami sa ano nangyayari sa loob ng household nila. Kasi nga siguro, anything that is in excess, di ba? Yes. Kahit anong bagay po na sosobra, eh nakakainis talaga at hindi maganda. So ano kasunod na nangyari? Eh hindi na ako musisa. Sobrang disposal. May iba pa akong gagawin, partner. Nagulat lang ako, 'di ba? Nakaka-nerves. Oo, baka magulat-gulat din tayo, trending 'yang asawa mo bukas. Tama. 'Di ba? Sa sobrang hindi na maganda ang ginawa kasi nga sa sobrang galit, pwede nagselos kasi nga may addiction ng asawa. Mm-hmm. Kasi na-appreciate siguro din bawa week long nagtatrabaho ka. Tama. Tapos weekend inexpect na kasama mo pamilya. Correct. Tapos motor. 'Di ba kasama 'yung mga kaibigan? Oo, nakakaangas pa ang ingay. Ang yayabang, kala mo mga binata, kumakasta. Nakakainis yung mga feeling. Binata ko, umasta. Nakakaloka. O, kaya siguro gano'n na lang yung ano. Wala kang peko kay misis. Sana sinama niya man lang si misis sa pagmumotor. Baka iniiwan din eh. Oo. Makita mo ibang angkas pa, no? Totoo yan. Nako, nakakagigil nga naman yun. Saka yung halimbawa si misis naglalambing ng electric fan pero hindi mabilhan. Tapos pag uwi ng bahay nung mister, may bagong helmet. O sino ba naman hindi maiirita niyan? Yung paborito mong helmet, yung parang predator. Oo, di ba? Nakakatakot yung helmet na yun. Alam mo, first time ko, nakakita mo na ba yung partner? Nakita ko na yun. Madami sa TV nun. Oo, sabi niya, ni Diego Bandido dati, grupo daw yun. Okay. Oh my God, parang nakakatakot sila. Kung ano naman. Pakasalubong mo sila sa daan. Nasa katabi ko sila sa daan, tapos lahat sila may parang malaahas na helmet. Pambira. Mahal ba yun? Hindi ko lang alam kung magkano. Kamahalan siguro yung ganun, yung predator. Kung ganun pang helmet yung binili. O kaya makasalubong mo sila sa probinsya, ano, yung mga long drive, tapos puno yung mga dinadaan, at biglang ganun yung sasalubong sa'yo. Oo, di ba? Matatakot ka bigla. Ini-invade ka na ng mga alien. Nakaka-lurk eh. O so, siguro, kabisyo, kung halimbawa nga buong week eh, talagang miss na miss ka na ng pamilya mo, yes. This weekend naman, spend quality time with them. We understand na meron kayong mga hobbies, di ba, na kailangan po ninyong gawin, di ba? Pero, important, ang misis mo at ang mga anak mo, eh, mga ano yan, crucial part of your life also. Tama. Diba? Na-imagine ko rin kung paano, kung bakit pinupukpok siguro in itong mga nakaraang araw, nakita nga ni misis, pag-uwi ng ano, sabi niya, ha, bili mo na ako ng lotion, dry na ako, kakalaba eh. Yung kamay ko, di ba, namimitak na yung ano. Nauna pa yung magka-motor oil yung ano. Yung motor kesa baka bilhin ng diba? Vaseline. Oh. Hindi, may bibilhin akong accessory sa motor next time yan sa'yo. Di ba? Tingnan mo yan. Di ba, excited pa naman si Mrs. pag-uwi ng pagbuklat ng mga plastic bag. Makita-kita niya, lubricant yung nato. Ano, tapos WD-40. Saan yung Nivea ko dito? Wala. Lang ni Bea, sabi ni Mrs. Yung tipong lagi naglalambing si Mrs. Napalitan naman yung chinelas niya, di ba? Tapos uuwi si Mr. May bagong ano, jacket pang motor. ganun talaga. Kaya galit na galit si ate mo, girl. O wag tayong excited sa ating mga ano, ha? Although, syempre, kailangan din naman natin yung mga yan. Kung libao, nagmomotor ka, nagigitara ka, may banda ka, o kaya meron kang pinakakabalan. Kailangan din naman natin yan para maging masaya sa buhay, di ba? Correct. Pero matutunan po nating balansehin. Tama! Kung ano, kung nagbabanda ka, tapos may pamilya ka din, meron a balance of both worlds, di ba? Correct. Ganun yun. At saka, ano ko, nai-imagine ko na yung business ulit. Babalik tayo sa business. Hindi, kasi na-realize ko, ito nga, pinost ko sa IG story ko kahapon, napakamahal na ng gulay. Pambira. Mm-mm. Alam mo ba, partner, ang isang sayote, 45, hindi ko talaga matanggap. Kasi dati, tumpok ng sayote, 7 o kaya, mahaling 15. Parang natatandaan ko, galit na galit yung nanay ko, pag 15 yung tumpok ng sayote. Kasi parang feeling niya dinadaya siya. Diba? Tas ang palya, 25 pesos at isang piraso. Diba yung siling ano labuyo, oh my God! 5 piso isa? Pambira, paano ka mabubuhay? So siguro, naisip ni Mrs., di ba? Hindi nga tayo makabili ng siling labuyo eh. Buti pa tong motor mo punong-puno ng gas. Di ba?
mas alagang alaga po, laging bago accessories. Tama yung refrigerator natin, wala nang laman. Pambihira. Kaya siguro gano'n na lang yung galit ni Mrs. Ang taas na ng bilihin. Sobrang mahal. Ang inflation rate, 6%. Actually, taon-taon naman talaga tumataas. Nakakaloka. Alam mo, hindi ko talaga. Tapos hindi tumataas yung sweldo. Yun yung nakakalurky dyan. Isa pa yun. So, ibig sabihin nito, panawagan po ito, naitaas nyo po yung sweldo. Wag na po natin itaas yung sa ano, yung sa loto. Yung loto yung tumataas. Ang taas na ng presyo, nakaka-lurks. Sobra talaga. Pambihira. Nung kumpisa tayong magmaneho, magkano ang ano, diesel? Ako, inaabutan ko 16 pesos. 16, diba? Naglalaro, 16 to 25, ganun. Magkano na ngayon? 56? Times 2, no? Diba? Grabe. Kaka-lurky. Tapos, gusto mo mag-asawa? Oh, good luck. O, tingnan mo. Sabi nga ng nanay ko. Ang repolyo, 90 pesos. Hindi ko matanggap. Eh, yun lang ang gulay na favorite ko. Alam mo nga, yung isa kong kaibigan, di ba, uso sa mga party yung ano, repolyo, tapos tutusukan ng mga hotdog, ganyan. Di ba, sabi niya, naku, sobrang mahal ng repolyo. Pagkatapos natin gamitin pantusok, igisan nyo yan, ha? Kasi ang mahal. Oo, sayang nga naman. Pwede pa nga gawin chapsuy yun. True. Dati, ano, pan-display lang talaga, tutusukan ng mga hotdog na may marshmallow. Ngayon, hindi. Pagkatapos mong tusukan niya, pagkatapos ng party, di ba, lagyan mo ng konting sahog, gulayin na yan. Correct. Tapos hindi na itatapon yung parang, ano, yung matigas. Oo, hindi. Tatanda rin mo na. Itlitin mo, pwede na rin. Kalambot din sa tiyan yan. Totoo. Dati, di ba, tinatanggal yun, medyo malaki yung matigas na parte ng sa sobrang pagtitipid natin, sinasama na natin. Kasi tigas ng carrot yun, di ba? Grabe, mahal. Sobra. Pati nga yung mga plating ngayon, di ba usually kapag kunyari nag-order ka ng fry, tapos may plating yan, yung mga cabbage, ginagawang ano, pampaganda yan. Ng plato para maganda ang presentation. Ngayon, yung plato mo, pride na lang. Wala na presentation. Kasi yung gulay, sayang. Sayang yung gulay, diba? Promise. Lulutuin na lang ulit nila yan. Sabi nga ng nanay ko, kasi meron kayong mga tanim na sili sa harap ng bahay. Ay, sabi na, pitasin mo na lahat ng sili. Baka kunin na ng kapitbahay, mahal yan. Kaya pala. May pang-sugin. Oh. Itasin 5 piso na yung siling labuyo eh. Diba? Kasi pag nakita niya, pitasin niya talaga ng kapitbahay. Totoo yan. Uuwi nila sa bahay kasi nila. Kasi, alabawa, 20 ka, bibili, may lulutuin mo na may sili. Kunyari, gusto mo kaldereta maanghang, diba? At saan, hindi typical na sausawan talaga correct, yan. Correct, diba? Ngayon wala na nagsasausawan. Ang mahal-mahal, grabe. Papano na lang? Kaya, alam mo, nakakalungkot yan kasi parang baka mamaya dumating tayo sa panahon na parang katulad tayo ng Japan. Mm. Ang problema ng Japan, partner, is that mas madaming matatanda. Walang bata dun eh. Mm. Kasi walang bata dun. Kasi masisipag lahat ng, sila. Wala na silang... Sobrang, wala silang oras. Masipag wala silang, din naman tayo eh. Oo nga, pero ang... Masipag gumawa ng bata. Yun nga. Eh, kaya alam, partner, di ba? Pansinin mo marami tayo, masipag tayong gumawa ng bata. Pero mas madami na din ngayon ang anak nila, isa or dalawa na lang dahil sa hirap ng buhay. Correct. Isipin mo, mahirap pa yung buhay nila. Lagay na yun. Kaya naisip nila, dalawa lang yung anak. Eh, dito, alam na mong walang trabaho yung mister. Pito ang anak eh. Hindi na yan, partner. I don't think so. Sa hirap ng buhay, nag-iisip na rin yung mga Pilipino. Grabe, kaya nakakalungkot kasi baka dumating tayo dun sa point na ganun. Na konti na lang yung bata. Kasi nga, ang hirap magpalaki ng bata. Ang dami ng... Diba? Ang daming problema talaga sa buhay. Kaya ngayong weekend, totoo yun mga kaibigan, this is very true na you spend quality time with your family to draw inspiration and happiness. Spend quality time, wala naman pang gastos. Sabi lang, spend quality time kayo dyan. sinasabi din ni Toto, iba to na ano, ayun nga, weekend nga, family nga, gastos. Ang gastos kasi talaga. Alam mo, ang isang libo mo kapag ka, ano, nabarihan na, wala na. Correct. Magugulat ka na lang, no? Kahit nga sabihin may million ka, yung million na yun, kayang ubusin yun ng ilang araw lang, eh. Taray. Diba? Magpalingon. Wala na ka-relate? Taray. May ganun ka? Yaman! Iba din! Di ba, bilis mo ubus ang pera? Magpalingalinga ka lang sa mall, wala ka naman intensyon bumili dyan, dala mong 10,000, mamaya, ubus na pala. Tara, may 10,000 sa mall. Tara, iba din.
Hindi, di ba dati? Kaya ako di ako nagdatay ng pera eh. Magkano na magkano na ang ulam sa karindera ngayon? 70 tsaka 60? Natatanda ko dati 15 eh. Oh my God. No, ano talaga? Tapos ang konti, pera-peraso lang din yan. Oo, tapos ang dami-daming taba. Di ba? Mag-order ka ng kalahati, wala, sabihin pa, walang kalahati. Oo, totoo. Yung 15 pesos ngayon sa arsa na lang. Toppings. Tapos hindi ka na pwede humingi ng sili pang ano, kasi 5 piso na siya. Wala nang sili ngayon. Magtanim po tayo ng sili sa bahay natin, mga kaibigan. Hindi madali naman patubuin yon. Madami nga parang mga ganun yung magagawin eh. So, correct. Magkakamatis na daw sila. O pwede sa pasuyang mga yan. Malunggay. Kahit sa pasulang, pwede na. Malunggay, madaling patubuin. So, good luck po sa ano, sa mga magaganap na mga eksenang paggastos. Mahirap po talaga ang buhay. Kaya dahil mahirap ang buhay, important is magsipag. Yan. Tama. Pero huwag ka mag-alala. Madami pa rin namang maganda sa life eh. Diba? Hindi naman na, it's not all about the gastos, hindi lahat tungkol dyan. Minsan, hindi mo naman kailangan lumabas ng bahay kasi magastos talaga para lang mag-enjoy or to have quality time. Quality time inside the house, pwede din naman yun. Oo, bonding moment kayo, mag-video okay kayo sa bahay nyo, mag-luto together. Tama. Diba? Magsalo-salo, ganyan. Yung sama-sama lang kasi normally sa bahay kapag weekdays ang naiiwan lang dyan, si nanay, kung may kasambahay kasi kasambahay. Mm-hmm. Pero kapag weekend kumpleto, si daddy at ang mga anak walang pasok sa school. So magkakasama-sama, 'di ba? Yung magkasalo-salo kayo together, 'di ba? Sabay-sabay kumain, ang sarap pa sa pakiramdam ng ganun. Tama. Batiin na natin magandang morning ang mga kabisyo natin sa SDE or DOCO na sila Lai at Ian. And hi kay Anne. Thank you very much po for tuning in. Salamat. Thank you. Ang dami nagse-celebrate ng birthday today. Kumusta naman po yung inyong mga celebration? Kung wala naman pong ano, wala masyado pang handa. Yung nanay ko talaga yung pinaka-apektado sa gulay eh. As in, ang haba ng usapan namin tagal ito sa gulay. Kasi na-realize ko nga yun, partner, nung bumili ko ng ano, sahog ng pangminudo, nagbigay ako dun sa kasama namin ng 500 pesos. Tapos ang pinabili ko lang naman, mga gulay. Pagbalik niya, 200 na lang yung natira. Hindi ko matanggap. Mga salote lang naman. Mga ano, tawag na patatas. Grabe na talaga. Oo, ito, mahalin na po natin yung mga magsasaka, mga kaibigan. Kasi madami na po kasi mga lupain nila yung ano, na paghahati-hati na nagiging ano, na develop na. Nagawa ng subdivision. Oo, nagiging subdivision. Yung dating agricultural areas. Kaya ngayon industrial na. Lumalayo yung pinanggagalingan. Tsaka pakunti ng pakunti talaga yung mga magsasaka. Kung hindi po dahil sa mga magsasaka, baka wala na tayong kakainin bigas. Wala na tayong gulay sa palengke. Wala na magsusupply ng lahat ng mga nabibili natin sa palengke. Diba? So paano natin sila papahalagahan? Pahalagahan po natin sila. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Ayan na, gaganahan na sila magtanim. Kasi, diba? Nakakaloka yun. Parang essay writing contest, diba? Parang isusulat mo doon, parang pahalagahan ng kalikasan, pahalagahan ng mga magsasaka. So, bigla ko natanong, so, paano pagkapahalagay gagawin? Halimbawa ko, partner, literally, I want to help the farmers. So, kasi totoo naman eh. Oo naman. Pag wala ng farmer partner, paano na ako, wala akong kanin? Mamamatay ako. Lagi ka mag-i-import. Kaya nga. Sa Japan ng bigas. Tama. So, yun nga, paano sila papahalagahan in our own little way? Ako, ang hirap ng tanong. Prayers. Thank you for that wonderful question, Judge number 2. Prayers. Well, of course, prayers. Diba? Oo. At tapos, paano? Hindi, pinag-uusapan natin to. Yung mga nagsasaka sa keso, paano ko ipapabot yung support? Abot yung support ako. Ito kaya tayo nag-uusap-usap dito. Kasi para marinig ng otoridad, na gumawa sila ng programa para sa mga magsasaka na makakatulong. Galing kay Chopin! Thank you. Thank you, candidate number 2. Oh, kasi sila yung mas merong ano, sila yung mas merong kapangyarihan at sila talaga yung ano, yung may kinalaman dito, yung assigned kung paano gagawa ng programa para sa mga magsasaka, di ba? No, dapat talaga magawa ng paraan 'yan. Tayo din habang maaga pa. Habang pwede pa, habang ano, it's not too late. Correct. Kailangan nilang maramdaman nila na mahalaga sila. Masigabong palakpakan ng kaya natin ibigay, moral support. Ito lang in our own little ways, mga kaibigan. Yung hindi ka magtitira ng pagkain, yung mga butil ng bigas, hindi ka magsasayang. Oo, isang malaking bagay na 'yon na makakatulong para sa mga magsasaka, di ba? Pag sobra, ano na ang gagawin?
ibalik mo sa magsasaka. Totoo yun, kasi tinuro sa akin talaga ng lolo namin na talagang sabi dahil nagsasaka kayo, partner. Oo, yung farming yung ano namin eh. Business. Yung livelihood. Livelihood ng family namin. So talagang minulat sa amin ng mga lolo namin na yung limang butil lang bigas o ng palay na natitira sa plato mo, pawis ang katumbas niya ng mga nagsasaka. Which is true. Diba? Oo, nung nasaksihan namin kung paano gaano kahirap talaga magtanim at mag-ani ng palay. Pahalagahan mo nga, no, bawat butil pala mahalaga. Meron pala talaga. Pag naipon mo yan, isang kilong bigas din pala ang tumbas niya. So ano? Today, don't waste your ano your food. Yes. Kasi may mga naghihirap para lang magkaroon ka ng pagkain na kakainin. Totoo yun. Sabi sa Facebook Live sa Divisoria daw, libre daw ang ano, libre daw ang gulay. Talaga ba? Dadamputin mo lang daw pag nahulog sa truck. Dito po sa Divisoria, libre po gulay. Dadamputin mo po pag nahulog sa truck. Makatambay nga dyan. Makatipid na 90 pesos na repolyo. Pambihira. O siya mga kabisyo, mamaya tayo nito lang sabi, magkakabanding maninga. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Iala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay na maiba. Yun! Ang number one, SM Radio Station.